Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong gulang pa lang ako nang mamatay sa ambush ang tatay ko. Lima kaming magkakapatid noon at tatlong buwang buntis si nanay. Kinaya ni mama na maipanganak ang pang-anim naming kapatid. Pero makalipas ang tatlong buwan, namatay din si baby dahil sa malalang karamdaman. Sinikap ni mama na buhayin kaming magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa tulong ng mayor namin ay nakapasok pa si Mama bilang isang empleyado sa aming munisipyo. Maganda na sana ang buhay namin noon dahil sa trabaho ni Mama. Pero makalipas ang tatlong taon, balik na naman siya sa pagtitinda nang magpalit ng liderato ang aming bayan. Sadyang napakahirap ng buhay namin ang mga panahon na yon. Nag-iisa lang si Mama kaya halos gumapang na siya sa paghahanap buhay. Mabuti na lamang at nakilala niya ang stepfather namin. Second year high school ako noon na magkaroon si Mama ng bagong katuwang sa buhay. Sa gitna ng kanilang pagmamahalan, hindi sila nakaligtas sa mga chismis ng kapitbahay. Nako! Nagdagdag na naman ang palamunin yung babae na yan. Tsak na magiging pabigat lang yan lalaki na yan sa buhay na mag-iina. Ay, perfect sa akin yung, perfect sa akin yung linya ng chismosa. Ang well sa, delivered. Oh. Ganap na ganap. Oh. Gina G. Yan ang sabi ng mga kapitbahay namin. Magkagayon man ay hindi nagpatalo sa chismis ang stepfather namin na kung tawagin namin ay daddy. Pinatunayan niya na kaya niya kaming buhayin sa pamamagitan ng pagtitinda ng suman. Madaling araw pa lang nagluluto na siya ng suman na ide-deliver niya sa bayan. Bit-bit ang mabibigat na suman, babiyahe siya ng tricycle at saka mag-aalok sa kanyang mga parokyano. Araw-araw, ganito ang buhay ni Daddy. Matulungan lang ang mama namin sa paghahanap buhay. Hindi nagtagal, nagbunga ang mga sakripisyo nila sa amin. Kaming limang magkakapatid ay nakatapos lahat ng pag-aaral sa pamamagitan lamang ng paglalako ng suman. Ngayon, may kanya-kanya ng trabaho ang bawat isa sa amin. Di hamak na mas maganda na ang buhay namin ngayon kumpara sa kalagayan namin noon. Nagpapasalamat ako kay Daddy sa pagtanggap at pag-aaruga niya sa aming magkakapatid. Hindi man sila nagkaroon ng sariling anak ni Mama, hindi pa rin siya nagbago ng pagtingin sa amin. Hindi niya kami kadugo pero itinuring niya kaming parang sarili niyang mga anak. Ngayon, pinahinto na namin sina Daddy at Mama sa pagtitinda ng suman. Kami naman ang susuporta sa kanila bilang pasasalamat sa matamis na kinabukasang ipinagkaloob nila sa amin. Ako po si Aiza, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Kagawa nga din na suman. Umubuhay yan sa maraming ano eh, pamilya eh. Alam mo, parang feeling ko kapag ka talaga maayos lang maghanda, mag-handle ng money,
imposibleng hindi magawa yung mga bagay-bagay. Totoo yan. Diba? Kasi ang daming sasabihin nila, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagda-driver, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagsusuman, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagmamani, diba? Sa pag-fishball, diba? Tama, fishball. Oo, no, diba? So kung tama yung pag-handle sa pera, correct. Hindi imposible. Diba? Kasi ang dami na nating narinig na kwento eh. Dahil sa suman, dahil sa fishball, dahil sa taho, sa barbecue. Diba na hindi nila kailangan na magtrabaho sa isang air-conditioned na kumpanya para mapag-aral din nila yung anak nila. Diba? Madami na tayong narinig na kwento ng ganyan. At nakakatuwa yung mga marunong mag-handle ng pera. Kasi ano yan yes. eh? Yan yung isang bagay na mahirap gawin, i-handle yung pera. Totoo, diba? Di lahat ng tao may ganyang kakayahan ha, na mag-budget ng pera, paano pagkakasyahin yung napakaliit na sweldo. Tayo nga, di ba, may mga tao na earning, pero baon pa rin sa utang. Tsaka, Hugot na. Hugot na. Sinabi ko kanina tayo, teka, hindi. May mga, sabi ko may mga. Age na age yung pera. Pero bumalik pa rin sa akin. Hugot na hugot. Hindi lang din sa pag-handle siguro talagang kapalaran. Like for example, di ba may mga businessman na may pera. Mm-mm. Magaling sila mag-handle ng pera. Pero wala pa rin yung negosyo eh. Mm-mm. Siguro pag-ikot talaga ng kapalaran na marami kang negosyo na subukan pero may matitisod ka talaga na yun ay para sa'yo eh. Merong mga malaki yung sweldo. Biglang, pero baon sa utang. Aray ko! Partner, malaki sweldo mo. Pautang naman. Baka naman, partner. Pautang naman. 10,000 lang. Alam mo, partner, pautangin kita kung alam ko magaling ka magbayad. Hindi magiging issue sa akin yun. Ay kaso, kabado ako sa'yo. 10,000 lang naman. Kahit interesan mo. Yung mga linya ng mga ano. Yung mga kaibigin mong mahilig mangutang. Kahit na patungan mo. Oo nga, patungan mo na lang. Kunin mo na lang yung ATM ko. Yan. Sasanla yung ATM. Hindi, pero kasi yung ATM, kaya ginagawa yun ng iba, ano rin yun eh, parang assurance nung nagpapautang. Diba? Kasi at least, alam niya na talagang may mahulog doon. Kung legit yung ATM, baka mamaya luma na din. Oo, pina-shutdown niya na yun. Nag-renew na siya ng bagong ATM. Mm-hmm. Anyways, talagang ang sinasabi natin na iba-iba tayo ng pag-handle ng pera. Ang money is a magnifier. So kung halimbawang magaling kang maghawak ng pera at alam mo kung paano ito gamitin ng sa tama, nagmamagnify, nagagamit mo siya ng tama. Tulad ng ano ng tatay nito ni Aiza, ni tatay at nanay, 'di ba, na pag-aral sila tapos sa pagsusuman ha. Sipin mo 'yun, 'di ba? Means parang hindi mo mawari eh. Paano? Ilang suman 'yun? 'Di ba? Ilang tao 'yung magsusuman araw-araw? Ano sikreto ng suman? Masarap ba 'yan? Sagana ba sa malagkit, 'di ba? Yung mga ganun sagana ba sa tamis 'yan? Bakit mga ganun mabenta? Kasi hindi naman lahat ng gumagawa ng suman yumayaman or nakakapagpatapos ng pag-aaral. Oo nga, galing so, lang. Wala lang, kaka-amaze lang. Pwede yun. Paano mo hinahandle yung finances mo? Siguro, baka yung pamilya din nila, hindi din masyadong, alam mo, masaya na sa payak na pamumuhay. Kasi alam nyo po, sa totoo lang ha, once na nag-umpisa po kayong hindi na payak yung pamumuhay, umpisa na rin po ng mga issues sa buhay. Umpisa na eh. Diba? Kasi ano siya eh, parang fact of life na kapag ka nag-earn ka ng more, nagbabago din yung lifestyle mo. Correct. So sa pagbabago ng lifestyle mo, syempre kung dating nakakaisang ulam ka lang, tatlo na. Kung dating sa ganito ka lang nakakakain, ile-level up mo na, ba? Diba? So in the same way, lalaki din yung gastos mo. Tama. Ba? Diba? So alam mo yun. Tsaka yung stress talaga. Ito nakausap po nitong weekend lang yung parang isang bagong kainan doon na sabay silang nadaanan namin. Ang sabi, kain ka na naman. Upusit ang henyo. Pakain naman. Mahilig nakikain. Nakikain ka na naman, ha? Ang sabi niya daw dati, as in, yung mga kumpanya, ang dami, libo-libo yung pinapakain nila parang sa catering. Mm-mm. Pero tinigil niya kasi grabe yung stress. Malaki nga yung kita mo, pero ang bigat sa pakiramdam. True. Parang yung buhay mo lumilipas na hindi mo na mamalayan. Correct. So, mas mahal talaga ang peace of mind. Yun ang kaakibat nun. Yung paglawak ng pera mo, pagdami ng pera mo, pagdawak din ng responsibility mo. Pero
pagkipot ng peace of mind, o pagliit. Oh, sakit sa ulo. Sakit sa ulo. May problema na naman yung tao. Correct. Totoo. Totoo yan. Diba? Until kaya, ma-realize mo, parang na-deprive na yung sarili ko ng ano, ng freedom. Oh, pero diba? Kung yung tayo mga nasa baba, ay ganda ng buhay naman. May negosyo sila. Pero yun doon sa kanila, ang hirap din. With great power comes great responsibility. Siyempre, mas marami din silang ano. Isipin. Mas maraming problema. Mas maraming stress. Ano, ayaw niyang mamatay ng bata kasi dahil sa stress nga. Diba? So ngayon, ang ginawa niya lang is sinimplihan niya na lang. Sinimplihan. Nagtawayo siya ng ano, sarili nilang lupa. Parang eat all you can na ano. Yun lang, doon lang siya nagmamanage. Diba? At masaya siya doon. Hindi kasing laki nung kita niya, nung thousands ang kinikater niya noon sa iba't ibang kumpanya, but mas may peace of mind. Correct. So iba-iba din kasi talaga eh. Iba-iba ng struggle pagdating at sa pera. Oo, may mga iba din naman na ang pangarap talaga nila yumaman. May mga ganun na talagang hindi titigil. Talagang will do their very best para ma-achieve yun. Iniisip ko nga eh, kunyari, paano kayo nag-uusap na pamilya nyo sa bahay everyday? Ano yung pinag-uusapan? Yung usual topic ninyo? Fishball. Anong diba, usual kunyari, topic alimawa, namin? Kunyari, kumakain kinang sabay-sabay, ano yung normal na pinag-uusapan ninyo? Ano chismis. Susuot? Kasi, depende daw. Finances. Anong mga bata. Okay. Nangangarap. Titingin ng mga magagandang bahay, mga ngarap. Oo. Kasi pag tinanong mo daw yung mga mayayaman, pag nag-usap-usap sila na pamilya, kunyari, sabay-sabay silang nag-dinner, ang pinag-uusapan nila lagi, negosyo. Oo. Kunyari, meron silang 10,000... Hindi naman natin pag-uusapan kasi wala naman tayong negosyo. That is why, kumbaga yun yung ano eh, yung mindset nila eh. Na parang, okay, mag-uusap, mag-dinner. Tayo, oo, eh. Diba? Kaya tayo hindi mayaman. Correct, kasi correct. Hindi, kasi ang usapan natin, chismis. Yes. Tama. Yes. So, diba, alabawa, sa halip na ang pag-usapan ninyo, eh, kung paano kayo uunlad. Yan, hindi ang, eh. Ang pinag-uusapan ninyo, or you waste so much time bashing. Okay. Yan. Sorry kay Bea, tsaka Julia. Diba? Ang latest kay Bea. Sumagot na ba? So ngayon, aminin nyo, di ba ganyan tayo? So, kung ano yung discussion nyo every day. That yun will determine, di ba? Your future. Ganun ba? Sabi nila kasi ang mga mayayaman daw. Talaga hindi tayo yun. Kunyari, yung business nila ngayon, kumusta yung business nila ngayon? Mm-hmm. So kung kumita sila ng 10,000 ngayong araw na ito, anong gagawin nilang paraan para madoble ito sa isang linggo, sa isang buwan, paano ito lalago? Ganun daw yung usapan nila. Mm-hmm. So kung hindi ganyan ang usapan mo, hindi tayayaman. Ayun. Ganun ba 'yun? Oh, posible. Isang factor 'yun. They live it, they breathe it. Parang kung ano yung basta parang ine kung basta 'yun. Hindi ko na naitawin. Nakaramdam ako ng gutom. Pero ang laki ng possibility eh. Obviously, hindi yan yung mga usapan namin. Kasi ako partner, kapag ang usapan is ganyan, parang nagsashot daw kasi ito eh. So, hindi ka negosyante. Kapitalista ka. Hindi siguro ako negosyante. Hindi talaga. Yung mga tipong... Hindi kayo interesado sa mga ganong usapin. Yung malayo na isipin. Oh. Yung parang ang layo na. Ano kasi ko eh, take each day at a time. Araw-araw, bala kamuat na. Kamuat ngayon. Bala na gang. Usually yung pinag-uusapan yan, yung mga kung paano i-enhance, ano bang idadagdag natin para yung profit natin lumaki. Oo, ganun daw sila mag-usap. So, mag-set tayo ng target quota pag na-reach natin correct. Ano na naman innovation ang gagawin. Correct. So kung tayo hindi ganyan mag-usap, so wag tayong umasa na yayaman daw tayo. Hindi naman sa ganun. I don't think so. I beg to disagree. Kasi kanya-kanya nga ng priorities. So, diba? Tsaka feeling ko, in the end, kanya-kanya din ang kapalaran. Kasi kahit nalimbawa, wala tayong ibang ginawa kundi pag-usap yun, kundi mo naman kapalaran yan, hindi ka talaga posible. Iba't iba tayo ng yun nga, belief system eh. Oo, iba-iba na, talaga ano, eh. Na, kung ang paniniwala mo ay kapalaran talaga lahat, edi maghintay tayo ng ano mangyayari sa atin. Parang ganun. Pero iba naman, gagawin niyo yung best nila para ma-achieve yung goal nila. Yan. Kung sa bagay, paano niya naman pag-uusapan, wala kang maisasuggest. Hindi mo alam. Oo.
pag-usapan nyo na lang yung ulam. Oo, doon na lang. Baka makabuluhan pa. Oo, sabay ako, naniniwala din naman ako. Sa kapalaran. Oo, kapalaran. At the same time, ikaw din yung na gumagawa. Choice, na choice mo din. Oo. And then, yun nga eh. Yun yung sinasabi ko, partner, na that makes us human. We make choices. Mm-hmm. So, choice mo na pag-usapan yan. Choice mo na umunlad. Choice mo na ganyan. Pero in the end, dahil dadaling nga naka-blueprint na yung buhay natin, in the end, dadaling ka rin dun sa kapalaran mo. Pero it's okay, 'di ba? Kasi kapag ang choice mo is to do your best, that's very much okay. Kasi ibig sabihin, mas mapapa-shortcut ka. Oh. Eh, tsaka hindi mo sinayang yung buhay na binigay sa iyo eh. Kasi ginagawa mo yung best mo. Oh, medyo nagkakagulo-gulo talaga, depende sa paniniwala ng tao. Opposing talaga lahat 'yan eh. Alam mo nga, isang araw bigla nga ako hindi naniwala sa karma eh. Okay. Eh pero paniwala ako sa karma ha. Hindi naman sa hindi ako naniniwala, kaya lang, 'di ba, hindi mo pwedeng sabihin. Parang bigla tuloy nag-flashback sa akin yung may mga tambalanisa tayo na nagsabi na hindi porke may masamang nangyari sa isang tao eh karma niya yun. Yun yung basta noon may tambalanisang ang haba ng message sa akin. Ganyan, hindi porke hindi ako naniniwala, lagi mo sinasabi ni Cole na na kapag ka may nangyari sa yung masama, karma mo yan. Sabi niya, hindi totoo na kapag ka may nangyaring masama sa iyo eh karma mo yan. Kasi what if wala ka naman din talagang ginagawang masama, paano siya bumalik na ganun? Tas ang haba ng explanation, tas nagutom ako. Depende yun. Kung paniniwala niya yun. Kasi may sinasabi naman na good and bad karma. Meron naman. Pero gets mo rin yung point. Oo nga naman, no. Parang, come to think of it, if something bad happens to another, to a person, it doesn't mean na may ginawa kasi siyang masama kasi kaya nangyari yun sa kanya. Maaari. Kaya kailangan mangyari sa kanya yung bagay na yun kasi kailangan niya matuto. Or talagang... A good karma na rin, bad siya in a sense. Pero good kasi. Good kasi natututo ka. Good because of the lesson. But good, not necessarily because gumawa ka ng masama kaya kinarma ka. Di ba? Kasi may mga iba, di ba? May mga bababait na tao na may nangyaring hindi maganda sa kanila. Tapos sasabihin mo ba sa kanila na karma mo kasi yan eh. Di ba? Maraming angulo kasi na pwede mong tingnan. Pwedeng karma, pwede namang kapalaran, pwedeng may itinuturo lang na lesson. So nagutom na tayo. Diba, tapusin na natin to. Magulo talaga buhay mga kaibigan eh. Nakakabaliw po talaga. Matira matibay sa laban talaga. Totoo yan, 'di ba? Survival of the fittest. But thank correct you, Aiza. Yung story mo is a story of success, pero nakita namin ng angulo ng financial, 'di ba? So para maiba-iba naman, pero salamat sa kwento mo and saludo kami dun sa daddy mo. 'Di ba? Yes. Na tinanggap din yung pamilya nyo kahit hindi kayo talagang kadugo, 'di ba? Correct. Thank you for sharing your story, Aiza. At pwede niyo kaming i-email kung meron ka ring kwento na gusto mong mabasa dito sa segment namin. Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento man ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send na. Go. Uy, thank you Ryan Tolosa sa bisita sa amin dito sa booth. Yan, salamat. Nakatutok sa atin, may pinapabati si Arvin Ang. Arvin Ang, thank you for tuning in. Salamat na marami. Maraming salamat. Alam na wala na, mamaya na ulit. Ay, bukas na lang yung ulit. Yung umasa sila ng gusto. Nakikinig sila lahat. Text sa pala, hindi pala PM. Ay, hindi kasi marunong pinapag cellphone. Ganyan talaga kapag ang cellphone, ninakaw lang. Hindi alam gamitin. Si Owen Castro, nakatutok daw sa atin. Maraming salamat sa iyo, Owen. Hi, Owen. Thank you for tuning in. O siya, mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Hey, tambala na!